isang app sa social media ang kinahuhumalingan ngayon kung saan usong-uso ang pasiklaban ng mga bata, matatanda, babae, lalaki, tomboy, pati bakla. Kayo ba ay may trending challenge sa tinatawag nilang TikTok? Katulad na lang ng isang viral video na kumakalat ngayon sa social media na tinutukan ng aming team. Ito po ang nag-iisa at walang kasama na si Jessica Solo. Samahan niyo ako sa isang espesyal na trending TikTok na TikTok. Usap-usapan sa bayang ito ang kagimbal-gimbal ng mga kwento ng kakaibang elemento na di umano'y nang bubulabog tuwing kakagat ang dilim. Dinayo ng aming team ang isang liblib na lugar sa Masbate na tinatawag na Aruroy. Isang laman lupa umano ang apektado ng pandemya. Kaya naman nakiuso, nag-TikTok. Nakalap ng aming team ang impormasyon kung totoo nga ba ang nasabing tik-tik na nagdudulot ng kilabot sa bayang ito. Matapos ng isang araw na biyahe, natuntun namin ang lugar na tinatawag nilang bayan daw ng mga tik-tik. At doon ay iba-iba ang laging pahayag ng aming mga nakapanayam tungkol sa nakakatakot na di umanong tik-tik na kumagalat tuwing gabi. Nakausap namin ang isa sa pinakamatandang residente sa bayan ng Aruroy na si Aling Pansang, at ito ang kanyang naging pahayag. Mga amang, wala naman ako nababalitaan na may gumagalang tik-tik dito. Dito na ako tumanda, dito na ako nagkauban, at dito na rin namatay yung asawa ko. Pero wala naman nababalitaan na may gumagalang tik-tik dito. Baka amang sa kabilang ibayo, baka doon, pero dito wala talaga. Ngunit nang aming nakausap ang isa sa pinaka-professional na pokpok sa bayan ito na si Madonna, at pilit niyang itinatanggi na hindi raw totoong may tik-tik. Wala naman talagang tik-tik dito. Diyos ko, manang pulang gusto ko ha, pulang. Alam niyo ba na ako ang number one na nagbibenta ng laban dito, tatlong dekada na. Pag umuwi ako, halos putok ng araw kahit hindi pa ako napuputokan. So alam niyo yan, lagi ako dito madaling araw, wala namang tik-tik. At kung meron man, gagawin ko yung customer basta pogi. Di ba, Day? Ako, mamang, totoo yan. Ako nga, ilang dekada na rin ako natambay dito sa lahat ng sulok dito sa barangay natin. Wala namang makikitang tik-tik. True, at dito siya nagbubuk. Di ba, lahat ng tano dito nabuk niya, wala namang tik-tik. Ay, nako, marami dito pok-pok. Mga nag-aagaw ng asawa. Grabe din. Iba-iba man ang pahayag, ngunit ang nasabing tik-tik na nagdudulot ng di umano'y trauma at takot sa buong kabayanan. Tinungo ng aming team ang mag-inang si Yoli at Mona. Ayon sa mag-ina, naniniwala silang may totoong nang gagambal ang tik-tik. Totoo yun na marami doon na ang tik-tik ngayon. Kinaaling Bilen, yung kapitbahay nun, yung butis, yun daw ang laging dinadalaw ng tik-tik. Tsaka si Marilu, kaya umalis dito sa lugar namin. Kasi yung pinagbubuntin ako na yun, dahil daw sa tik-tik. Kasi kung nakakatakot, sabi ng matatanda dito, baka malapit na naman doon yung diluyo. Kaya itong mga anak ko nga, hindi ko ito pinapalabas sa gabi, alas 6, nasa bahay na to. Tsaka pag ang panatanda, nakakaamoy kami ng mabaho, parang ipot ng manok. Ang baho, tsaka naglalagay talaga kami ng mga asin, bawang, sa bintana, pangmontra daw yun. Di ba anak, hindi na ka naglalaro sa gabi? Opo, inay. Na nga po kami nakakapaglaro ng mga kaibigan ko po. Takot po kami sa tik-tik. Kasi talaga alas 6 kailangan nasa bahay na sila. So,
nakakatakot na lang kami sa dahil sana matapos na ito, na palit ang tiktik na ito. Kaya naman, sinadya ng aming team ang buntis na kapitbahay ni Aling Bilen na di umano'y laging binibisita at ginagambala ng nasabing tik-tik. Ako si Lourdes. Ako yung hindi pinapatahimik at binibisita ng tik-tik halos 3 linggo na. Hanggang ngayon po, wala ko kompletong tulog. Natatakot ako kasi kabungalan ko na ngayon. Hindi po ako pinapatahimik ng tik-tik. Natatakot talaga ako. Baka kasi madami itong bata. Hindi ko alam kung anong klaseng baho sa paligid na nalingasa o ang baho-baho kung dumarating yun. Minsan po sinilip ko para talagang malaman ko ano yun, pero nanginginig ako sa takot. Nung pasilip ako sa bintana, ang nakita ko parang puting usok, aliwaliwanag. Hindi ko alam kasi papatay na ako ng asawa ko pag nawala itong nadamay. Sana matulungan niyo po ako para umalis dito sa bayong tik-tik. Joko na po kasi. Di pa man natatapos ang aming panayam nang biglang nakarinig kami ng malakas na pagbagsak mula sa kanilang bubong. Tarihin yun. Ano yun? Yun, Uy. Yun, nandiyan na naman siya. Ay, nandiyan na naman. Titik po. Salamin yun. Salamin pa kayo. Oo nga, mabaho. Mabaho. Nakabasot kayo. Oh, punta natin! Likay, punta natin yung titik! Wow! Ang mga delikado! Ha? Hakan! Silipin ko na lang sa bintana! Ha? Let's go, team! Let's go! Let's go, team! Ayun yung liwanag na si Tila! Umamig! Liwanag! Ayun ang titik ko! Ayun na nga! Gumagapang na! Oh my God! Ayun! Ay! Ha? Nag-breathing light! Nag-breathing light? Nag-tiktok ba siya? Diyos ko, ang tiktok niya tinulit! Oo nga, Diyos ko! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas! Uy! Kapalit ako ang baso ng wifi! Diyos ko! Parang may ibig sabihin! Follow down? Follow down natin siya! Follow down! Diyos ko! Ay! Nawala na yun! Naku, nawala na yung tiktok! Kaya naman, kung kayo may kakaibang kwento, i-tweety bird mo na yan, i-KMJS nyo na yan.